Today, gagawin namin ang darkest Air Force One in the world! Sa buong Pilipinas, kami pa lang ang gagawa nito at makikita nyo to ngayon sa Kick Salvation. Sa sobrang dark ng sapatos na to, walang sun or light na nagre-reflect or nagba-bounce back sa kulay niya. So ano, ready ka na ba? Hindi pa. First step guys, bago nyo i-pink job yung sapatos, is kailangan nyong i-prep siya gamit itong cotton and acetone. So para saan nga ba ang prepping? Kaya natin ginagawa ang prepping, so tinatanggal niya ang old paint para mas kumapit ang ilalagay natin na new paint. And pwede rin siyang pangtanggal ng oil and dirt. So first step is kukuha tayo ng acetone and ilalagay natin siya sa cotton. At ipe-prep na natin siya. Ayan. Simple lang yan guys. Ang importante lang is matanggal niyo yung layer ng paint para mas kumapit yung susunod. So ganyan, titignan niyo naman bagong-bago pa, prenep na natin agad. Ang gagamitin nating paint guys is itong Musso Black na water-based acrylic na nabili pa natin from Thailand. Ito ang tinatawag na world's blackest paint dahil ina-absorb niya ang 99.4% ng visible light. Kaya pag nilagay natin ito sa shoes, sobrang dark colorway talaga ang magiging result. So ito, simulan na natin. Pagbukas mukha siyang glossy at basa, pero pag natuyo guys, makikita niyo ang resulta. Simulan na natin ang pagpaint ng Air Force One. Sa pagpaint ng shoes guys, since buong shoes naman ang pipinturahan natin, kahit saan naman is pwede kayong mag-start. Yan, katulad ng ginagawa ng utol ko, bara-bara lang. Pero kidding aside guys, ang important is yung layering ng paint. Mag-start kayo sa small part ng first layer, then pag natuyo is second layer nyo. Ganun lang, tuloy-tuloy lang hanggang sa ma-achieve. Before, eto na siya after. Grabe naman yan. Ito naman, sobrang black talaga niya. Hindi ko na makakita. Parang uling sa... Ganito yung mundo mo nung iniwan ka niya. Kung makikita nyo guys, ganyan siya pag nilagay nyo sa first paint. Ayan o, nag-glossy siya. Ganun yung paint niya eh. Pero pag nag-dry siya, magiging ganito siya. Ayan, parang charcoal black na. Mamaya, pag sobrang dry na yan, pag nilabas namin yun, makikita nyo sobrang itim talaga niyan, promise. Ang challenging lang dito sa paint na to guys is pag natuyo siya, meron pa rin mga white marks na makikita. Kaya dito na papasok yung mabusisi talaga na pagpe-paint. Kasi kanina bara-bara, pero ngayon, ayan, binubusisi na ni Utol yan. Ayan, nakikita nyo may mga maliliit na puti na tuldok, mamaya lilinisin natin yan. So guys, ang gagamitin naman natin para sa mga telang ganitong material is canvas paint para mas ma-absorb siya. Kasi kung yung Musso paint yung gagamitin namin dito, hindi talaga siya ma-absorb. Sa canvas paint guys, ito yung magiging part na visible dahil hindi siya ganun ka-dark katulad ng Musso paint. Kaya kung may makikita kayo mamaya na nagre-reflect na light, is ito yung makikita nyo, yung canvas paint. Last part is lalagyan natin siya ng waterproof finisher spray para siguradong tatagal ang paint at hindi siya agad mababakbak. At ito na ang final result guys, nakikita nyo naman parang anino na lang ang sapatos na nirepaint natin. Para sa mga nalupitan at gusto rin magpagawa ng ganito is pwede nyo kaming i-hit up sa aming Facebook page. At kung isa ka rin sa mga natutuwa sa mga ganitong type ng content is wag na wag mo kaming kalimutan syempre i-follow at syempre i-like and i-share mo na rin tong content para mas marami pang makapanood nito. I hope masuportahan mo kami para marami pa kaming magawang contents at marami pa kaming matulungang tao. Kung wala ang suporta mo fam is wala rin kami dito. Yun lang, salamat!